Hi dudes, ayun, welcome back to my channel. Meron tayo ritong Pegasus, ano? Platzhimmer. Brand new, kararating lang. Pegasus FS701PGO specs 452. Ayan po, brand new po yan siya, Platzhimmer. Ayan, kararating lang po, ano? Ito yung gagamitin namin. Ito yung computer box na Jack. Ang brand name niya, ano? Jack Motors. Meron siyang, ano, single pedal, small in big, yan yung two pedal na, no? At meron siya rito, ayan sample, may sample na siya rito, pinatakbo ko kanina, ayan ang tahi niya, napakaganda yung tahi niya dudes, ayan po oh. Ito yung ginagamit namin sa pang jersey, matibay din tahi nito yung mga tahi nito, kasi apat ang karayom ang ginamit dito eh. Ayan yung blade niya, ayan, left and right, ito yung blade na trimmer ko, sabaga nagtitrim siya, no? Ayan, ito yung Pegasus FS Plus. Ito yung sticker niya. No? Ayan, may mga nakadikit na warning sign, no? Sa mga sticker. At ito yung nasa likod niya, yung sensor ng needle, needle position. No? Ito yung sensor. Ayan po, yung pagka tumatakbo siya. Actually, dalawa to dumating dito sa amin. Pero yung sa susunod ko na lang ipakita sa inyo mga video ko. Sa susunod na vlog ko na lang ipapakita. No? Yung isang sewing machine na dumating na kasabay nito. Brand new din yun, yung isa. At ito yung tension niya. Ayan, makinis. Ayan, kompleto, no? Anim. Nilagyan ko ng sinulid na kulay itim kasi nag-sample ako kanina. At yun, nag-sample na ako. Ayan, binigyan mo yung tahi. Ang ganda ng tahi kasi gagamitin namin to sa aming pag tahi sa bike jersey, ano? Ito yung gagamitin namin sa operation ng bike jersey namin. Ayan, dudes. Ito yung sa ilalim, yung servo motor, ayan. Yung servo motor napakaliit pero malakas. Mas maganda siguro kung lagyan ng ABR to. ABR yung transformer. Para stable yung daloy ng kuryente, mas maganda meron siyang transformer na ilalagay natin sa motor para stable yung kuryente niya, hindi nagbabago-bago. Para humaba yung buhay ng servo motor nyo. Ayan. Pati sa makina, pag depende sa gamit, kailangan alagaan din yung makina para humaba din yung buhay ng makina at saka alagaan sa langis. Saka iingatan din natin kasi napakamahal itong makinang to. Maganda at tahimik tumakbo. Designed by Pegasus Japan, no? Japan. Pero bumuo, China. Made in China. China ang bumuo, no? China ang bumuo. Pero halos lahat ng mga dumarating na makina, puro made in China, no? Sewing machine may mga made in China pero maganda rin siyang gamitin at matibay at tatagal din naman siya. Ito yung nameplate niya, Pegasus, ayan. FS701P-GO specs 452. At dito sa baba na to dapat naka-monitor din tayo sa level ng langis, no? Yung pangalawang guhit doon, naka-monitor tayo dyan sa level ng langis at huwag natin pabayaan na matuyuan ng langis kasi diyan yung tumatagal yung makina pag naka-maintain sa langis, no? At lagi rin tayo nag-change oil sa makina, yan, para tumagal yung buhay ng makina. So ito yung serial number niya, yan, no? Tapos yung oil window, yan. At dito naman sa may ibabaw, yung diyan natin idadaan yung sinulid na nylon thread, no? Diyan idadaan yung dalawang nylon thread, isang pang spreader tsaka isang looper, no? Sa ilalim yung sa looper, yung spreader sa ibabaw. Diyan. Napakagandang makinang to. Pinatakbo ko kanina to, napakatahimik talaga pag brand new, no? Lahat naman brand new, yung paa, motor, lamesa, 3D-stand, ayan. Lahat siya brand new, no? Ayan. Salamat sa panonood nyo, dudes. Shoutout nga pala dyan sa mga silent viewers natin dyan. More blessing, bro, and God bless. Salamat sa pagsubaybay sa video ko. At thank you very much sa inyong suporta. Salamat. Bye-bye.